Taupo. Good morning, Nay. Good morning, Ben. Kumusta po kayo? Nandiyan po ba si Axel? Napanood niyo ba yung video? Ay, hindi po. Wala po kasi kaming load eh. Ito po yung about kay tito niya. Sobrang, ano po, pagka sobrang masakit lang po kasi. Bakit po? Ano po ba sabi ng tito niya? Yung pananakit po sa bata. Ano rin yung gusto mo sabihin kay tito? Hello po. Kasi may dito. Ano yung naintindihan mo kung bakit gano'n? Thank you. May time ba minsan kahit wala akong ginawang masama, sinasaktan ka? Gano'n ko dalas yung wala akong ginagawa tapos pagdating niya sasaktan gano'n? Ano po, marami ako ang bubog ako. Itong buwan na to, matatapos yung buwan, mga ilang... Wala po, bata ako, bubog na ako. Mula batas. Hindi po, Nay, mula bata ko. Hindi mo bubog na siya. Pag namatay daw po yung lola ko, tatapon na daw po. Talutin daw po sa kampung. Mga po, padala na lang sa yan po. Ayaw kasi niya siya sa akin eh. Yan, nagbubog po siya. Kaya mo si Lola? Ano po yun? Sabi nila, di ko lang kaya naman magulang hindi po ba, sabi nila. Ilang taong ka na nung namatay si Papa mo? Ano po po, anong 7 years old. Naalala mo pa ba siya? Ako po, nagpapata pa po ako nun. Alala ko nga po ako nun. Alala ko, alala ko yung ginagawa niya ng nilalak sa mga kapatid ko. Ano yung namimiss mo kay Papa mo? Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Sabi ko lang po sa kanya, kung bata po kami, nalagaan niyo po kami ng mabuti. Hindi po sana po sana. Sabi po, sama po ako sa kanya.
Kasi po, pagka yun ang nagpala sa akin, iuwanan ko lang dito basta-basta. Hindi lang ito kasi, hindi naman ito yung nagpala sa akin. Kung nililinig ka ni Papa mo, anong gusto mo sabihin kay Papa mo? Ako po, sabi ko talaga sa tayo ko, mamahal ko siya. Nabubuhay ko siya. Magpapain siya. Magkahan pa rin, magtitinda pa rin ako ng daing para makapag-main kami mabuti. Nabanggit mo kanina, nagbebenta ka ng daing. Ano ba ngayon ba? Nagpapalim po kami. Okay, ilan taong ka na nagbibenta ng dahil? Binibugbog nga po. Wala po ang 9 years old. Nakikita na lang po talaga ng dahil. Okay, 9. So 11 ka na. Dalawang taon na nagbibenta ng dahil. Tama, Lola? So pagkawal ng dahil, kalabasa binibenta mo. Okay, pwede malaman magkano yung kinikita mo sa pagbenta ng dahil? Hindi nga magkanagrapon po, nangyikita po ako ng 200. Nalapag po ang mga 11 na nangyikita na po. Kung marami ka ng suke, dalawang taon na pala. Ngayon na rin po. Kalabasa po kasi kumain na naman po sa kalabasa. Tapos yung kinikita, kanino binibigay? Sarala ko po, pambili po ng pagtaan po naman. Nakuha lang po naman pang basis kong konti. 10 piso, 20. Okay. So ngayon hindi ka nag-module, sabi ni Lela? Ano po, dyan na po lang nag-aaral. Anong grade ko na yun to? Grade ano po? Grade po. Narapag ko grade 6 na ako. Kaya, ikaw din walang module? Ayaw ka nag-module ka? Tanong ko lang sa'yo, Kuya. Sinasaktan ka rin ba ni Tito? Hindi. Pero sinasaktan din. Ba't ka nasaktan ni Tito? Ano yung gusto mo sabihin kay nanay? Hindi ka sabihin mo si mama. Ano lahat ng gusto mo sabihin kay mama mo? Gusto ko lang po. Malig ko yung ilip. Ayaw naman yung masapit eh. Dapat dito mo lang sila. Pinubugbog mo na sila doon. Diba kinukuha ko naman po si Aksin nung nag-ano ayaw niya, mas gusto niya doon. Tapos kahit pala binubugbog na siya, nilililin ko rin. Yung lola lang niya may gusto niya. Yung lola lang niya, pero yung mga tito niya binubugbog nga po siya. Nay, ano lang, gusto ko pong hingin yung tulong sa inyo. Ano po yan? Hindi, gusto kong i-save yung bata. Paano po? Pwedeng suyuin nyo, kanon. Pwedeng dalan nyo ng pagkain, damit, regalo, ganun. Kaya ko pong gawin yun. Kaso po ngayon, ayun, wala na rin naman po akong trabaho. Kaya hindi ko po maibigay yung gusto nila ngayon. Kahit sino pong ina ko may pangbibigay, kaya lang po ibigay. Kaya lang po talaga ngayon, wala po talaga. Sino po yung tito nilang namumugbog? Sumunod daw po sa pangalan. Grabe pa ba? Ang sakit po kasi. Binubugbog pa ba? Kaya gusto ko yung lahat ng sakit, lahat po nung alam niyo yung kinikimkim niya na sakit. Alam ko kayo, isa po kayo doon sa makakatulong sa akin. Gusto kong i-save yung mga bata. Kung ano po yung kanilang pinagdadaanan po ngayon. Gusto kong basagin po yung sakit na kinikimkim po nila. Pag ako po may ano, susuportahan ko po sila. Kasi wala pa po ako ngayon, pero magpatrabaho naman po ako. Susuportahan ko po sila.
pwede po silang pumunta dito. Kunwari, pupunta sila kung gusto nila dito, isang linggo, pag gusto nilang umuwi naman po doon, uwi po sila, ganun po. Welcome naman po sila dito, wala naman pong ano sila. Hindi naman po sila nagre-reklamo. Kung ano po, pwede siguro simulan po natin ngayon kung ano mamili po kayo ng ano pwede nyo madala sa kanila. Wala po akong pera ngayon, kuya. Meron, wala akong problema doon na eh. Makapamili po kayo muna ng mga groceries, gusto nyo bila ng damit. Pupuntahan ko po siya. Gusto ko po ano, maramdaman po nila na nandun po kayo para sa kanila. Pero pag dun sa lola niya, ayoko po pumunta doon. Natatakot po ba? Magkagulo lang po kami. Hindi po, nandun naman po ako. Kung... ayoko pa po silang kaharap. Ganyan pala ginawa nila. Kaya nga po, gusto ko po masave po yung mga bata. Tapos, pag-usapan niyo po para makamove on tayo. Hindi naman okay lang ano, magsalita ako kayo. Pakiramdaman niyo lang po. Importante, mapunta niyo yung mga anak mo. Alam ko sobrang sakit po nung mga narinig niyo. Sobrang nagdudusa po kayo ngayon. Ako nga nagdudusa eh. Kayo pa kaya? Sabi ko nga kay Axel. Axel ka ako. Bakit tayo mo dito? Yun nga daw, sabi ng mga tito niya. Patay na yung nanay mo. Nahayaan ka. Kaya po ano, kailangan nun natin simulan yung pagsuyo para maghilom na po lahat. Move on na muna tayo. Hindi na siguro kailangan katin pa yung mga ano. Nandun na ho yun eh. Importante ho ngayon para sa mga bata. Lalaban na tayo para sa mga bata, para sa mga anak niyo. Kasi pag hindi ho natin na-save yan, yung mga nararamdaman nun ng mga bata, baka sabi nga, baka masira po yung buhay, napariwara. No? Ang gusto ko lang sana sa kanila. So, paano po? Mag-ayos na po kayo? Sige po. Dito lang po kami. Sa ngayon na, ito yung pakaramdam. Ito yung unang araw na magkasama tayong susuyo. Siyempre po, masaya. Tsaka thank you din po sa inyo. Kasi Umayos na naman kaya yan. Yung bang hindi po umalis yun sa isang ina na nag-alala sa isang anak niya. Kaya lang, wala rin po akong magagawa. Siyempre, wala po akong perang naintindihan ako na yun. No? Ang hirap nung ano na yun, no? Na nabubuhay ka, pero yung utak mo nandun sa kabila din, yun, no? Opo. Nung time na yun na sinusuyo ko siya noon, may trabaho pa ako noon. Nagkanda-suspende ako. Dahil nga pag tumawag sa akin yung taga San Miguel na yung anak mo lumayas na naman. Kunin mo na dito, di ako naman. Pupunta ako doon kasi siyempre anak ko po yun. Pupunta naman ako. Pag pumasok ako, wala na, hindi na, nasuspende na. Kasi puro daw absent. Pati po yung asawa ko, nagka-suspende-suspende dahil po nga sa ganyan. Bye-bye ka muna kay nanay. Nag-gusto pala. Ice cream. Kaya isang chocolate siguro na yun, kahit yung gano'n. Para sabihin nyo pang merienda niya.
Janlas, ikaw na. Janlas, ikaw na yung bibili ko. Shirt po. Kasi sa ito, gusto na lang yung painting. Okay na yun sa'yo, Janlas. Kompleto na. Okay, let's go. Okay na po. So next, ano po, Jollibee, tapos yun na. Harapin na po ni Nanay si Kuya Axel. Nang buong buo, Nanay. At dahil mahal ka namin, Kuya Axel, Kuya Janlas, i-Jollibee ka namin. Sabihin nyo nga, Nanay. Jollibee ko kayo. Ayan, may magic kami ni Nanay. Okay, Kumarinay, kasama ko po kayo, ha? Kumbaga, wala pong ibang magbubuhat ng mga pinamili nyo. Hindi niya ho alam. Nagbababa na ho ng pagkain, kayo pala. Surprise ano ito, Katekram? Surprise visit po ng ating nanay sa kanya pong anak. Banding na rin ito.